Hello guys! Welcome back to my channel. Today, meron na naman tayong haul video. So, ito yung mga products na nabili natin recently. Nasama ko na din dito yung mga nabili natin nung nag-vacation ako sa Pilipinas. So, kung gusto nyo malaman kung ano tong mga ito, please keep on watching. Start muna tayo sa nabili ko from ColourPop. So, yung ColourPop, anniversary kasi nila ngayong month na to. And meron silang mga discount every day or every week. And I think that was 2 weeks ago, meron silang buy one, get one free ng kanilang mga Super Shock Shadow. And kung hindi nyo alam, addict ako dito sa mga ganito kasi sobrang dali lang nilang gamitin at sobrang pigmented pa nila. So, bumili ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siguro 13 yung nabili ko kasi alam ko may dalawa akong hiniwalay for my giveaway. So, abangan nyo yun. And sobrang ganda ng mga colors na napili ko. I will try to swatch some of them. So, I have here the shade Isa. Touch ko siya. Oh my God. Yung texture talaga nitong ang ColourPop is sobrang sarap sa pakiramdam. Parang basahan hindi mo maintindihan. So, yan yung shade na Isa. Next is, ano ba? Ito, itong medyo green is Cusp. Ayan. Teka, buksan natin para makita nyo. There. Ayan. Ang ganda, diba? Favorite color ko, green and purple. Tapos, meron din ako mga shades of red na nabili. Ito, nagamit ko na. Chromoscope. Medyo burgundy-ish, reddish. Ayan. Swatch natin siya. Ayan. O, diba? Maganda ng mga shades. Sobrang pigmented. Talaga nito mga super, super, super shock shadow from ColourPop. Next is from Touch Insole. And nagulat ako kasi Korean brand pala ito. So, pinadalhan nila ako nitong Stretch X, hindi ko ma-pronounce, Stretch Lash Effect Mascara. Ito rin yung ginap ko ngayon sa aking makeup look, including this Metalist Liquid Foil and Glitter Shadow Duo. Ito, amazing siya. So, meron siyang dalawang product sa isa. So, itong Liquid Foil Shadow is ganito yung itsura niya. O, diba? Ang ganda. And sa kabilang side naman is yung glitter shadow. Ito yung amazing eh. At actually, dahan-dahan kayo sa paglagay dito kasi natatapon siya. So, ayan. Oh my God, look at that. Ayan, kung papansin nyo, may mga fallout. Pero sticky kasi ito. So, pag pinatong mo ito dito, didikit talaga siya. So, ayan. Yung gamit ko sa aking eyeshadow ngayon. Kung na-peruse ko yung anong eyeshadow yung ginamit ko ngayon. Next is yung kanilang No Pore Blem Primer. This is a smooth and pore covering makeup base or makeup primer. And love na love ko to as in. Nakita ko to sa ibang YouTubers. Pero si Sis Mariel, Glam by Mariel, follow niyo siya sa kanya. Siya talaga nagpo-convince ako na bilhin to. So, yeah, I've been using this every time nag-makeup ako. So, this will hide your pores. Tapos, it will make your makeup last longer din. Next is from MAC Cosmetics. And ako, kilala niyo po, hindi ako masyado bumibili ng makeup from MAC. I only have a few products na sobrang love ko from MAC Cosmetics. But this one talagang, sabi ko, bibiliin ko to. Kasi first, favorite color ko yung nandito sa eyeshadow palette na to. This is the MAC Cosmetics and Patrick Star collab. This is the Miso Chic na set. So, this includes a eyeshadow palette. Ito yung sobrang gusto ko. Ayan. Meron din siyang kasama ang dalawang lip product. This is a lipstick. This is the Sweet Mama Star. And the lip gloss naman is Mama Star Kiss. So, ito yung gamit ko sa aking lips ngayon. Sobrang ganda nila. Hindi ako masyado gumagamit ng lip gloss, pero ang ganda ng combination nilang dalawa, as you can see. And meron din siyang kasamang blush duo. And ang shade nito is I'm Not Blushing. This one, medyo is
isa lang dito yung aking cup of tea. Itong peachy shade niya. Yung babae, sige, nagkapag siya for bronzer. Pero, I think this is a nice color, especially for this season, summer. I mean, magsa-summer pa lang. Ang ganda kasi, peachy siya, pero may konti siyang sheen. So, pag ito yung ginagamit ko, hindi na ako masyado nag-highlighter. Pero, this is how it looks like. I think I got this for $50, hindi ako sure, pero I think for $50, sobrang sulit na yung price kasi may dalaw ka ng lip product, may eyeshadow ka pa, tapos may nakapang blush duo, so I guess tama lang yung price na yun for 4 products. Moving on to Morphe Cosmetics, and kakagaling namin sa Morphe. Kailan ba yun? Basta napunta ako ng Morphe recently. Ito yung mga nabili ko from them. First is this Morphe Mixing Palette and Spatula. O kasi mahilig ako maglagay ng foundation sa likod ng kamay ko. And minsan jahe siya kasi nalalagyan ko yung damit ko. So papayad na naman ako ng damit. So naisip ko, bilhin ko na nga lang ito. So ganito yung itsura niya. Tanggalin ko lang sa plastic. Hindi ko pa kasi ito nagagamit kasi gusto ko talagang munang gumawa ng video about this. So ito yung itsura nung mixing palette. May nakalagay lang ng Morphe. Tapos silver lang. And then ito naman yung spatula niya. Nakalagay din siya sa lalagyan. Ayan. So itong mixing palette na to is $13. So I have the receipt. So yan, sabi ko sa inyo ngayon kung magkano yung prices nitong mga nabili ko from Morphe. Next, I have here, ito, I think, bagong labas lang nila to. This is the Premium Lashes. I have Daydreamer and Eye Traction. So, ayan, alam niyo naman ako, bumili ako sa mga dramatic na lashes. So, itong mga lashes na ito is $10 each. So, syempre, kung pupunta ako ng Morphe, hindi ako bibili ng mga brushes. And meron akong limang brushes na nabili sa kanila. I have here the Morphe M170 and this M224. Maghanap ako ng mga ganitong brushes kasi nga ito yung magandang type ng brushes na pang-apply ng mga metallic na shades, mga pigments, ganyan, loose pigments, ganito. I will show you up close. Tanggalin ko muna sila sa plastic. This is the M170. And this is the M224. Next is M167 again. I think meron akong ganito. Hindi ako sure, pero I think nakuha ko na to sa aking monthly subscription from them. This is the M167. Siyempre, bumili rin ako ng blending brush. This is the E28. And this is a, hindi ko alam kung blush brush ko or pang contour, but this is M403. So this M167, this is $5. Yung M224 is $3. This M170 is $2. This Morphe E28 is $7. Tapos itong M403 is $10. So, itong mga to is sobrang mura. Ito lang yung $10. Pero this is a good brush. Ayan, sobrang soft nila. So, lately naglabas ng blush trio and bronzer yung Morphe. So, kumuha ako din isa sa kanila. Let's go ahead and check this bronzer. And ang shade nito is Celebutante. And this is $12. And ganito yung packaging niya. Sobrang sleek lang. And itong Blushing Babes, ang shade na nakuha ko is Pop of Coral. And this is $12 din. Ganito yung mga type ko ng mga blush, yung mga peachy na blush. Tapos, maganda rin yung packaging niya kasi may kasama siyang mirror. So, perfect siya for travel. So, ang total ko is $84. Pero, nakamura ako kasi meron akong discount. Kung meron kayong military ID, meron kayong 20% discount in-store sa lahat ng Morphe stores. Now, moving on. From Ilana Mineral Cosmetics, meron akong nagawang video about this. Pero, pakita ko lang ulit sa inyo. First is this Ilana Lip Lux yata na liquid lipstick. Ang shade nito is Love is Bliss. So, you can just watch kasi nakita niyo ito sa akin tutorial. I also have this lip and cheek gel. Ang shade nito is Amethyst. And then I have here the Blur Makeup Primer. Next is itong HD mattifying powder nila. Hindi ko pa ito natatry, pero ito is my favorite. This is their loose pigment. Ang shade nito is Beam. And last but not the least, I have here their mineral
pressed powder. I think ang shade ko dito is hazelnut. Hindi ako sure, pero if you want to know more about this Ilana Mineral Cosmetics, check out nyo yung aking recent video. Now, let's move on sa Vice Cosmetics. Ito yung Phenomenal Matte Liquid Lipstick. Meron akong tatlong shade. Nabili ko to sa SM Makati and this retails for 195 pesos. So, swatch muna natin. I have here Chenilin. So, yan is Chenilin. Next is Kemerut. There. And last is Hanash. So, itong mga liquid lipstick na to, na-try ko na sila na nasa Pilipinas ako. And the first try, it reminded me of the ColourPop Ultra Matte Liquid Lipstick. Matte kasi siya. Tapos, sustain naman siya ng matagal sa lips mo. Of course, kung kakain ka, matatanggal siya. Pero it's very comfortable sa lips naman. Next is from BLK Cosmetics. Binili ko yung dalawang creamy cheek paint niya. So, this is peach and this is strawberry. And of course, binili ko rin yung kanilang lip tint. So, binili ko yung apat. I have orange, red, cherry, and pink. Let me know kung gusto niyo makita ng swatches or try-on or review dito sa mga BLK Cosmetics. Kasi alam ko marami ng YouTubers ang nag-review dito. But, ang pinaka-favorite ko is itong cherry. Kung makikita niyo naman, oh. Kalahati na siya. Kasi ito yung aking go-to lip tint lately. Ito yung nasa makeup bag ko. So, ito yung palagi kong ginagamit. Siyempre, binili ko rin yung BB plus CC cream stick. And ang shade ko is light beige. So, ewan ko, hindi pa ako gumagamit ng BB cream eh. Pero, ayan yung itsura niya. Sa kabila pala is brush. So, binili ko rin itong Lustrous na lip and cheek tint. And ang shade nito is Vermilion. Tama ba? Pero, ang ganda ng packaging niya, in fairness. And, diba, gold. Alam niyo naman ako. So, kaya na siyang iswatch. Sa kabilang side na lang ang aking kamay kasi madumi na to. Kamay ko na to. So, dito na lang. Oh, gosh. In fairness. Ang ganda ng shade niya. Try nga natin ito. Itatry ko ito. Ilalagay ko ito sa aking makeup bag para ito yung palagi kong magamit para magpahinga naman itong cherry na lip and cheek tint ng BLK. And last but not the least, I have something from Joy. This is their Powder Highlighter Trio. And ito yung nilabas nila last year. Tama ba? No Black Friday. So, nakuha ko lang siya for a discounted price sa Nordstrom Rack. 30% off. So, dalawa na yung binili ko. So, yung isang set is merong Skinny Deep Eyes and Rose Gold na highlighter. So, bagkanto na packaging mo. And then, yung isa naman is Citrine, Rose, Quartz, and Topaz. Ayan. Ito yung itsura nila. Honestly guys, ang nag-try ko palang dito is yung rose gold at saka yung citrine. Pero yung iba hindi pa. Pero wala lang, napakaganda lang nilang addition para sa aking makeup collection kasi yung Joy talaga, maganda talaga yung kanilang mga highlighter. Now, dahil nakaabot kayo sa last part ng aking video, i-reveal ko sa inyo yung aking part 1 ng aking giveaway since naka-3K na tayo dito sa ating YouTube. Papag-giveaway tayo. So, itong giveaway na to, meron dalawang mananalo or dalawang winners. And kasi nag-ask ako sa inyo kung gusto niyo ba isa lang yung winner or tatlo. So, ito, sa video na to may dalawang winner. Pero huwag kayong mag-alala kasi nakita niyo naman yung pinagla sa akin ng CoverGirl na foundation, di ba? So, gagawa ko ng review about that foundation and then mapag-giveaway tayo doon ng foundation. So, kasama rin yun sa ating 3K giveaway. But for now, mag-start ko na tayo with kung ano yung papadalunan nyo dito sa giveaway na to. Let's start off with the lip products. I have here the Steve Laurent. Hindi ko alam kung lip gloss to. Lip oil pala siya. And ang shade nito is Orchid. Open ko lang siya para makita nyo. Next is this Ultimate Shine Lip Gloss. And this is how it looks like.
For eyeshadow, I have here from ColourPop. This is their Super Shock Shadow. Ang shade nito is Cusp. For eyeliner, this is from Tarte. This is the Sexy Kitten Eyeliner. For mascara, I have from Pur Cosmetics. This is the Fully Charged Mascara. For brows, I have here from CoverGirl. This is the Ultra Fine Brow Pencil. For primer, I have here from Pur Cosmetics again. This is their Correcting Primer. This is for hydration and balance. For hair, I have here from Fatboy. This is, I think, a pomade. This is the Hair Putty. Next is from Dermae. This is the Nourishing Rose Cleansing Oil. And for nail polish, I have here from Koki Cosmetics. This is in the shade Heavenly. Of course, hindi mawawala ang face mask. I have two face masks. This is from Etude House. Yung kanilang Snail Smoothing and Firming Face Mask. From Etude House again, this is from Brightening Complexion. And then from CN3, I have here Green Tea Mask Sheet. And this is the Ampoule Mask Sheet. And for this giveaway, itong giveaway number 1, meron kayong matatanggap na bag. This is from Ipsy. Sobrang cute niya, pink, tapos may lace. So, yan, I'm sure kasha lahat na mapapanalunan nyo dito sa makeup bag na to. This is perfect for everyday. Matali nyo din sa school, sa office, or kung saan man kayo magpupunta. This is really perfect. Yung isang mananalo naman, ito yung makukuha niya. So first, this is from CoverGirl. This is the Katy Perry Katy Cat Gloss. And then I have here from Dirty Little Secrets. This is also a lip gloss. And then ito yung shade niya. From eyeshadow, again from ColourPop, the Super Shock Shadow in the shade Cutologist. For brows, I have again from CoverGirl, their Ultra Fine Brow Pencil. Eyeliner, this is from Pixie, this is the Endless Silky Eye Pen. For primer, this is from Trestique, and this is the Mini Matte Blur Stick. For mascara, this is from Smashbox, this is the X-Rated Mascara Volumeter. For your hair, meron man tayo from Briogeo, this is the Blow Dry Perfection and Heat Protectant Cream. And for skincare, I have here from Dermae, this is the Micro Dermabrasion Scrub. Next is from MEG, this is a nail polish, this is a twin nail polish, and ayan, ganito yung kulay niya. Again, dito sa set na to, makakuha kayo ng face mask, same face mask din dun sa number 1, from CN3 Etude House. And ito naman is ganitong bag, makukuha nyo again, this is from Ipsy, yellow and gold, and ayan, perfect itong lalagyanan ng inyong mga mapapanalunan na makeup and skincare and hair care. Ayan. So, ang mechanics guys, alay ko na sa aking description box. So, that's it guys for this video. Abangan nyo pa yung aking mga upcoming na giveaway. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video.